tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Halina, tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang, ating pagsisihan, ang ating mga nagawang kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa-anawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga nagawang kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kaloob namin naway mapuspos ng ganap sa Espiritu mong dumadaloy sa aming lahat upang bigyan niya kami ng layuning kalugod-lugod sa iyo at ng kapasyahang sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin. Saka kinalagan si Pablo, ipinanaog at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na doon ay may mga Saduceo at Pariseo. Kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako ay Pariseo, anak ng mga Pariseo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduceo at nahati ang kapulungan sapagkat ang sabi ng mga Saduceo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit, ang mga Pariseo naman ay naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga Pariseo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel
na nagsalita sa kanya. At nang maging mainitan na ang kanilang pagtatalo, natakot ang mga pinuno na baka lurayin nila si Pablo. Kaya't pinapanaog niya ang mga kawal, ipinakuha si Pablo at ipinapasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako iyong tangkilikin. O Diyos, ako ay ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ikaw, aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako ay iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin ay umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailanman ay hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako ay nagdiriwang, ang diwa ko ay nagagalak. Ang lagi kong nadarama ay hindi ako matitinag. Diyos. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagap sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo ay madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Lahat naway magkaisa kay Kristo at sa Diyos Ama, nang tanay sumasampalataya. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus at nanalangin, "Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang dinadalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama,
kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang binigay mo sa akin ay binibigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya ng iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ng mga binigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagkat iniibig mo na ako bago panilikha ang sanlibutan. Makatarong ang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipapakilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako namay sumaka nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, ngayon pong araw pong ito, katangi-tangi po, May 25. Kapag po May 25, ay kapistahan po ng tatlong santo. Inaalala po natin sila. Una po, si San Beda. Pangalawa po, si San Gregorio. At pangatlo, si Santa Maria Magdalena de Pazzi, isa pong Carmelite saint. Mga kapatid, kung titignan po natin ang buhay ng tatlong santong ito, ano ba ang kanilang unifying factor? Bakit natin sila ipinagdiriwang at tinatawag na mga banal? Sapagkat ang nais silang lahat ay maging kaanib ni Jesus, maging kawangis ni Jesus. At sa pagiging banal na ito, si Jesus ay sumasa kanila. Mga kapatid, sa mabuting balita pong napakinggan po natin, ito po yung wakas sa bahagi ng priestly prayer ni Jesus. At sa hinaba-haba po ng dasal ni Jesus, ano po ang lunduan ng lahat ng kanyang panalangin? Isa lang salita po, isang kataga, nawa sila'y maging isa lahat. Ut unum sint. Mga kapatid, bakit ba natin kailangan maging isa? Isipin po niyo ito. Ang walis ba ay makakawalis ng isang tingting lang? Makakawalis ba tayo nun? Hindi, di ba? Kailangan mo ng isang bigkis ng walis para mawalisan ng buong paligid. Ang isang hollow block ba makakapagpatayo ng isang simbahang ganito kalaki? Di ba hindi? Kailangan sama-sama yung mga hollow block o yung mga bato, may semento pa, may pintura, para mapatayo ang simbahan. Tayo din pong lahat, mga kapatid, hindi po tayo pwedeng magkanya-kanya. Sapagkat pag tayo nagkanya-kanya, mga kapatid, magiging mahina tayo. Mababaklas tayo. Masisira tayo. Kaya po, ito po ang panalangin ni Jesus para sa atin. Na tayong lahat ay maging isa. Na tayong lahat magkaisa. Na tayong lahat hindi maghiwa-hiwalay, bagkus magsama-sama, sapagkat ang Diyos ang ating patnubay. Mga kapatid, sa pang-araw-araw po nating buhay, ang dami kasi nating problema, kaya tayo bumabaklas. Marami tayong suliranin, kaya tayo sumusuko. Marami po tayong mga bagay na bumabalot sa ating isipan, kaya tayo ay humihiwalay at hindi nakikipagkaisa. Pero mga kapatid, sa kabila po ng lahat ng ito, sa kabila po ng paghihiwalay natin, ang ating Panginoong Jesus ay may panawagang bumalik tayo sa Kanya. May panawagang maging isa tayong lahat. Kaya po diba, ano ang pinakamalakas na panalangin? Ang panalangin mo o ang panalangin ng iyong kapwa? Diba mas malakas yung ipagdasal mo naman ako. Dalawa kayong nagdadasal.
sa harap ng Diyos. Hindi yung ipinagdadasal mo lang ang iyong sarili. Para lang po yung pagpunta niyo po dito. Hindi naman kayo nagdadasal para sa inyo lang eh. Diba? Nagdadasal kayo para sa pamilya ninyo. Para sa kabuhayan ninyo. Para sa mga taong umaasa sa inyo. At sa kapangyarihan ng panalangin ito, nakikiisa tayo sa Diyos. At lalong lumalakas kapag sama-sama tayong nananalangin para sa isa't isa. Mga kapatid, para lang po yung kaming mga pari. Hindi po namin kaya kung kami lang ang magdadasal para sa inyo. Para sa kabanalan ng simbahan, kayo din pong bilang mga tao, ipagdadasal nyo din kami mga pari upang kami lalong maging masigasig at maging malakas. At sa pang-araw-araw po nating buhay, mga kapatid, tayo'y nagiging malakas hindi dahil tayo'y mahusay. Tayo'y nagiging malakas kasi sama-sama tayo magkakaugnay. At hinahanda po tayo nito saan? Sa langit tatahanan, sa kaharian ng Diyos, na kung saan sama-sama tayong gagawing ganap sa kaligtasang lubos. Kaya po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eukaristiya, nawa maging ganap ang nais ni Jesus para sa atin, maging isa nawa tayo patungo sa Kanya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nananalangin si Jesus sa Ama para sa pagkakaisa. Sa paghihintay sa Pentecostes, lumapit tayo sa Ama at idalangin ang tunay na pagkakaisa ng lahat ng Kanyang mga anak. Sa bawat panalangin natin pong itugon, Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ng kasapi ng simbahan, naway magkaisa sa puso at isip, kasama ang ating Santo Papa at ang ating mga obispo, manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang mundo, naway sumampalataya kay Kristo, bunga na nagkakaisang halimbawa ng mga Kristiyano, manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ng bininyagan kay Kristo, naway magkatipon sa isang simbahan, manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang bawat mag-anak, naway mabuklod sa isang pananampalataya at pag-ibig, manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang mga yumao, naway tawagin sa ganap na pakikipag-isa sa Diyos, magpakailanman, manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Tahimik nating itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan at panalangin para sa banalamisang ito. Ama naming banal, sa pamamagitan ng panalangin ito, maakay nawa ang lahat ng tao sa pagkakaisang ibinabahagi mo sa nag-iisang minamahal mo bago pa man itatag ang sansinukob, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Mahal naming Diyos, iniyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling.
pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatido pang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang pinaging dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupang tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalulugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Nang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihahain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago nila pinagtiis ang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklo sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista na ating patron at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanan sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng patuloy sa buhay na walang hanggan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa akin mananahan.
Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang ihigit sa yaring pag-aalay. Kung paanong mahal ako ng aking ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko kayo sana ay manahan, bilin ko na kayo ay magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Inangusap at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang ihigit sa yaring pag-aalay. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga ministry organization at samahan ng ating simbahan, na salubungin ang pagdating ng imahen ng Mahal na Birhen ng Lourdes sa darating na May 27, 2023, Sabado, sa ganap na ika-4:30 ng hapon. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay sa ganap na ika-5 ng hapon. Mananatili po ang imahin hanggang John 3, 2023, Sabado. At ang misa ng pamamaalam ay sa ganap na 12:15 ng tanghali. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming ginaganap na pakikinabang, matutuhan nawa namin at mapagsaluhan ng iyong aral na dulot ng kaligtasan upang kami pagindapati na magkamit ng iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po sa inyo pong lahat na mga nagsimba, nag-alay po ng pamisa, mga naglingkod po,
dito sa ating simbahan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, ipinahayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyong ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sila'y bininyagan na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naihandog na ang banalamisa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka na kamin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualati ka namin.